na pangiti ang mga tao at kung bakit parang mas kinilig pa ang mga iyon kaysa sa hindi maniwala sa kanya. Dito na kayo mag-practice sa loob ng sakyan at mukhang babagsak na ang ulan. Thank you for visiting us. Makakaasa kayo sa suporta namin, Lord Mayor. Halos mamuti ang mga mata ni Fiona sa pagrolyo noon. Nagmarcha siya, papunta sa kotse at inis na sumakay doon. Hindi na siya nagpaalam sa mga tao dahil naalibadbaran siya sa Mr. Nia. Bakit ba napikon siya? Sanay naman siya na pinagsasalitaan nito ng kung ano-ano. Marahas siyang umusog nang tumabi naman si Terrence sa kanya. Tila ba wala itong pakialam kung nagmamaktol siya? Sa bagay, wala naman itong pakialam talaga. Sa sarili lang nito may pakialam at hindi sa damdamin ng iba. Stop fretting. I never said you're not beautiful. Naramdaman niyang sumulyap ito sa kanya pero hindi niya pa rin ito pinansin. You're beautiful, okay? Papasigaw na dugtong ni Terrence kaya lalo siyang sumimangot. Sumimangot siya pero parang lumaki ang mga tenga niya. Maganda raw siya? Alam ko na yun. Damn it! He cursed underneath his breath and gripped her jaws. Agad siyang pinanlakihan ng mga mata ng pihitin ito ang mukha niya at saka siya marahas na itinulak para mahalikan. She gulped and was drowned easily. Sumisinghap siyang napahawak sa bewang ni Terrence dahil nilalamukos dito ng halik ang labi niya. Ito man, ang mapikon sa hindi, ganoon pa rin ang gagawin sa kanya. Anong klaseng breed ba ng tao ang damuho niyang asawa? Fiona's eyes flickered when his tongue licked hers. Nadadarang na naman siya at parang nakukumpirma na niya mga hinahanap ng katawan niya sa tuwing hinahaplo siya nito. Oo, tama. Nahawahan na siya nito ng pagiging manyakis. If I'm not forgiven, then I better give you more than that. He said, wiping her lips with his thumb. Makailan ako marap si Fiona para makapag-isip. Malilintikan na naman siya kapag hindi niya ito inimikan. Forgiven? She almost rolled her eyes. Good wife. Sumandal ito sa sandalan ng upuan at ipinatong din ang mga braso doon. He licks his bottom lip and his upper lip as if tasting something. Gumalaw ang mga mata nito at huling-huli siya nitong nakanganga. Hindi na niya nabawi ang sarili niya dahil jahe naman, naiiwas pa siya, ay buking na nga siyang nakatitig. Baliw na ata siya. She finds him sexy whenever he does his mannerism. He finds him arrogantly hot. She's crazy. Or she's starting to build this stupid crush on him? Then, she's definitely dead. Tired, maybe. Terrence finds his wife tucked in bed. She's already sleeping after eating junk foods as she watched TV. Nang lumabas siya sa banyo, matapos niyang maligo ay tulog na ito. Nakalilis ang suot na itim na lace nightdress. Of course, his body's reaction was known. He's very familiar with it, especially when he sees her almost naked or when his skin gets contact with hers. What's funny? He dreams of sex with her. Tila ba parang ito na lang ang nakikita niyang katalik niya araw-araw. Matatapos na ang kampanya niya at hindi niya namalaya na ito na lang pala ang babaeng ikinakama niya. He said, it's better to have a wife to do whenever he gets home, but it's unusual for him not to womanize. Hindi niya alam kung busy lang siya kaya nawalan siya ng panahon ng mambabae o baka naibibigay ni Fiona ang kagustuhan ng katawan niya nang sobra pa sa hiling niya, kaya siya tahimik at hindi naghahanap ng iba. Binawi niya ang titig at tumakbang siya papalabas ng pintuan. He locked it and hid his key card inside his pocket. Malakas ang ulan sa labas at medyo malakas din ang hangin kahit wala namang bagyo. Mabuti at nakarating sila sa hotel na maayos dahil na rin siguro sa pagiging pakialamera ng misis niya. Parang lahat na lang ng bagay ay kaya nitong gawin. She can cook. She can do the laundry. She could drive. And she could even fix a car. She's starting to fix him. And he doesn't like it. He's starting to see his wife's best qualities as a woman and most of all, her coolness. Despite her gruffy attitude towards him, she's gruffly sweet. And he's starting to fall. He doesn't want to fall. He doesn't fall. It's not his style. It's not what he had planned. Napabuntong hininga siya nang tumayo siya sa harap ng salaming pintuan. Tanaw niya ang kalangitan na ginuguhitan ng mga kidlat. Hit-hit bugas siya sa sigarilyo dahil nararamdaman niya ang tensyon. Alam niya may mali sa kanya nang gabi nahalikan siya ni Moana at wala siyang naging tugon. He doesn't feel the same like what Moana feels for him. He's not into that kid anymore because he was so disgusted. And now,
he's more disgusted to himself. Paano niya iiwasan ang babaeng itinali niya sa kanya? He said he was so safe marrying Fiona. That was when he noticed that she is not a timid woman. Gagaya ba siya sa ama niyang kumuha ng batong ipupukpuk sa ulo niya? Fiona is like his mother. He doesn't want heartache, for heaven's sake. His wife will laugh at him or worse. What if she planned for this? For his downfall. No, he must be brave. Hey. A sweet voice greeted Terence, so he partly tilted his head, still pocketing his left hand. Alone? Saglit na napatitig sa Terence sa sahig dahil gusto niyang sumagot na oo at samahan ito sa kung saan ito gusto. Kaya lang ay biglang sumirit sa isip niya ang daldal ng asawa niya kanina nang makapasok sila sa kwarto. From now on, I want you to use condom. Ayoko na gagamitin mo ako na walang proteksyon dahil baka kung sino-sino pinapasok mo tapos may AIDS pala. Magpipilos pa rin ako. Busit na busit siya kanina at hindi na lang siya umimik. The situation boomerang at him. Siya na ngayon ang pinagbibintangan at ang sama pala sa pakiramdam. Lalo na at malinis naman ang konsensya niya na huling beses nga na gumamit siya ng ibang babae ay noong nahuli siya ng daddy niya sa limousine. Of course, he was using condom. Ito lang ang babaeng hindi niya ginamitan ng ganoon dahil wala pa itong karanasan. He wanted her bare and he would always want her bare. Langhiya, hindi siya magkakondom kapag si Fiona ang papasukin niya. Never. Hey, wanna come and have some fun? The woman woke him up and pulled him out of his stupid thoughts. Are you with? I'm with my wife. Ibinalik niya ang paningin sa labas ng salamin at bumuga ulit ng usok. Hindi iyon ang gusto niya isagot pero hindi rin naman ang babaeng nag-aalok sa kanya ng nightstand ang papatay sa nakatindig niyang sandata. It's his wife, because he was aching the moment he kissed her inside that stupid car. Kanina umaga lang ay matatagpa siya na labanan ang kung anong kalokohan ang bumabagabag sa sistema niya. Pero ngayon ay hindi na. He's losing his defenses and she's sucking his entire strength to suppress all his foolishness. Okay then. Bye. Anang babae at noon niya iyon nilingon. Iyon ang mga tipo niyang babae sa kama. Mga tipo nila set pero bakit walang epekto? Bakit may mas epekto ang boobs na hindi sobrang laki pero bilog na bilog at nagyayabang? Bakit may mas epekto ang hindi katangkaran na babae at may kaliitan ng katawan? Holy cow, he must be really insane. Gusto niya magtanong kung totoo ba ang karma at kung oo, paano siya? Sa dami ng ginawa niya kay Fiona, baka hindi lang matulad sa ama niya ang buhay niya kung hindi mas malala pa. Muling napabuga ng hangin sa Terence at binawi rin niya ang mga mata mula sa pagkakatitig sa puwet ng babaeng nakashort. He can't love. How could he even fall in love if he doesn't know the real meaning of it? And he doesn't even love himself. Ibang pakahulugan niya sa pagmamahal at yun ay dapat na walang iwanan. Pero hindi yun mangyayari dahil lahat ng tao ay namamatay. Meaning, no one is capable to love. One is only capable to hurt another person's feelings, like what his mother did to his father. Terence? Mamalat-malat ang boss na iyon ang babaeng tumawag sa kanya at alam niya kung sino iyon, kahit na hindi siya lumingon. He's crazy. She's the woman who's in his mind the whole time, though she's just around and even when she's just beside him. What the hell is really happening to him? Baka naman dinasala na siya nito para masira ang ulo niya. Go back to bed. You. Angel. You wanted to say bitch or maybe witch. Go back now. Terence raised his tone at her without looking back to even glance at her. Sungit nito. Inaano ba kita? Wala ka kasi sa kwarto kaya hinahanap kita. Gusto ko sanang kumain. Gusto ko rin kumain. Aniya. Ha? Huh? Lumingon siya at nakanganga ito habang nakatingin sa kanya. What the heck? Agad na nagbungguan ang mga kilay niya nang makita na nakadamit pantulog pa rin ito at hindi man lang naglagay ng pang-ibabaw. Worse, she's barefooted and she's so sexy. What the hell? Why darted out like that? Inilang hakbang lang niya ang distansya nilang dalawa at saka ito hinawakan sa kamay. Sa braso niya dapat ito pipigain kaya lang hindi iyon ang ikinilos niya. Even his own body isn't corresponding to what his brain says to him. Eh, nagmadali ako saka wala na naman tao dito sa labas kasi mga tulog na.
Halos matapilok na naman ito ng hilahin niya para ibalik sa kwarto. You will only dress like that in front of me. You get me? Ako lang. Akin lang. Sunulipan ni Talons ang asawa na napalabilang. Eh, hindi naman ako dapat lalabas. Nasilip lang kita sa pinto. Gusto kong kumain sana kasi nagugutom ako. Wala naman palang pagkain. Tinitipid mo ba ako? He gently pushed Fiona inside the room and kicked the door. You said you wanted junk foods. Sit down. I'll order something for you. Utos niya rito pero nanatili itong nakatanga at nakatingala sa mukha niya. Bakit namumula ang mga mata mo? Umiiyak ka ba? He stared back at her face and saw that she is concerned. Concerned nga ba ito? O baka talagang sinasadya nitong mahulog siya? May problema ka ba? You're my problem and this stupid crush on you. Anya sa isip. Holy moron. He said he doesn't infatuate. He had never infatuated anybody. Ni minsan ay hindi siya humanga sa babae dahil para sa kanya ay pare-parehas lang ang mga ito na tulad sa ina niyang lalakero. Sumuha na lang ang minsang binigyan niya ng paghanga dahil sa kahinhina noon pero hindi iyon buong paghanga. He had never seen one as good qualities as a lady. Unlike this woman in front of him. She's a woman of good moral and a woman of good heart. If it's true. Kung ginugood time siya nito, ay pagsisisihan nito iyon ng malaki dahil unti-unti nitong sinisira ang diskarte niya bilang lalaki. Tuck yourself to bed. Terence pointed at the king-size bed but Fiona leers at him. Excuse me, hindi na ako bata na pwede mong patulugin kung kailan mo gugustuhin. May problema ka ba? Pasensya ka na ha, kasi hindi ako pinalaki ng tatay ko na walang pakaalam sa mundo. Pumamewang ito at ang taray-taray nang dating sa kanya. Yun na ang problema. Naiinis siya dahil parati na lang itong may pakialam. She came to save the day. She came when he felt that the whole damn world was put upon his shoulders. She came when everything turned so ugly. She always cares, though he doesn't even deserve it. Kung peke man iyon o hindi, naglatagumpay ito na pabagsakin ng isang Terence Montefalco. Pero kung ano man ang plano nito, iisa ang dapat na mangyari. Manalo siya at hindi ito mapunta sa iba. She's his and she belongs to nobody else. Nakasilip si Fiona sa gilid ng pader at tinitingnan ng mga taong nagkakasiyahan sa napakalaking salas ng mansyon. Mabilis na lumipas ang mga araw at namalaya na lang niya na tapos na ang eleksyon. Nakikita niya magandang ngiti ni Terence at hindi niya iyon matikala ng tingin. He's so happy. She's never seen him as happy as death. Wala pa rin itong imig pero bakas ang aliwalas ng mukha. Bawi na ang tindi ng pagod nito dahil isa na itong tunay na Lord Mayor. Terence walked away from the crowd but she remained watching for a while. Buong pamilya ng asawa niya sa mga oras na iyon. Masaya sa Belinda, masaya sa Davis, masaya mga kapatid nito na parang nagiging totoong kapatid lang ay sa mga oras ng tagumpay. Nandoon si Moana at kahit na wala si Lisette ay alam niyang buo ang saya ni Terence. Ni hindi man lang nga noon napapansin na wala siya sa umpukan. Nilalagnat kasi siya kaninang umaga kaya hindi siya nakasama sa mga tauhan ni Terence sa paglalagi sa isang pamosong hotel kung saan naghintay ng resulta ang asawa niya. Siguro bumigay ang katawan niya sa halos isang linggong kalalaka dahil sa kampanya. Isang linggo na naman nga ang lumipas at hindi niya gusto nagiging epekto ng stepbrother niya sa damdamin niya. Sa tuwing umaalis ito ng bahay ay parang may kung anong pag-aalala ang nararamdaman niya na para bang sa babae ito pupunta. She must never think about that but she seems jealous. Tulad kanina ay anong sama ng loob niya nang salatin ito ang noon niya at binigyan siya ng gamot pero sinabihan naman siya na huwag na siyang sumama dahil may sakit na naman siya. He just looked at her and touched her forehead and her neck, fondled her head, but then still left. Mabait si Terence. Kahit na parating ang sungit magsalita at masyadong mapagbintang ay hindi siya sinasaktan ng asawa niya. It's just so wrong to adore him because he just paid her for his ambition. Umaba na lang ang mga labi niya at pumihit na para bumalik na lang sa kwarto pero agad siyang napasandal sa pader nang makita niyang nasa likod na niya si Terence. Bigla ang pagkabog ng dibdib ni Fiona, habang ito naman ay natural lang ang pagkakatindig. Magkakrus sa mga braso sa dibdib at nakamasid sa kanya. Bakit nandoon na ito? Saan ito dumaan?
Tumagos ba ito sa pader? Congrats. Mayinang usal niya. My sassy wife is speaking. Doesn't want to celebrate with her husband's victory? He still has that warm gaze and unlike before, his eyes are warm now, not cold. Noon halos manigas siya sa lamig ng mga titig nito. Pero sa mga oras na iyon ay ang init-init ng titig ni Taran sa kanya pero nangangaligkig pa din siya. Pilit siyang umiwas ng tingin at kunwaring sumilip ulit sa pader. Ayoko. May lagnat ako saka hindi naman ako kasa... Hoy! Lumaki ang mga mata niya nang bigla na lang siya nitong kargahin. Fiona abruptly holds onto his neck for support. Exactly. You're sick and you must not walk all around. You must rest. Anito at saka inilakad siya papunta sa isa pang elevator kung saan siya sumakay kanina. Ayaw nito na nagliliwalaw siya sa loob ng mansyon kasi nandoon ang pinakamamahal nitong Moana. Ay, bakit ba naiinis na siya sa bata na iyon ay sobra? Dati ay konting inis lang nararamdaman niya. Ngayon ay doble na, lalo na kapag naaalala niya na hinalikan noon si Terrence sa may swimming pool. Dapat hindi siya magpa-apekto. Dapat naman magkaroon siya ng konting pride para sa sarili niya. Nakakahiya na mas lalong lumaki ang pest ang pagsinta niya sa napakayabang niyang asawa. Saka, bakit ba siya nagkakagusto rito? E ayaw niya sa mga tipo nitong parang parating uutangan. She wants Leander's kind, but she can find an infatuation for that guy. You're still hot. Ani Terrence kaya napatingin tuloy si Fiona sa salamin habang naglalakad na ito sa mahabang pasilyo papauwi sa kwarto nila. She found his eyes, looking at her legs. Hindi na ako mainit. Magaling na ako. Inalagaan ako ni Tita Faustina habang wala kayo. Paliwanag naman niya kasi wala na naman talaga siyang lagnat. Pinagpawisan na siya kaninang bandang alas 3 ng hapon kaya nga naging hawahan na siya. Paano naman kasi, hindi siya lalagnatin eh, pagod na siya sa kampanya. Hindi pa matinag ang mister niya sa kahiligan nito. She stared, yet he still used her. Naawa pa yata ito sa lagay na every other night ang paggamit sa kanya. At kahit anong pilit niyang papagamitin ito ng condom, ay para itong bingo tanga na hindi makaintindi. May mga pagkakataon na nagigising na lang siya dahil sa mga pinaggagawa nito. Napakurap si Fiona nang parang dumaan ang isang ngiti sa labi ng mister niya. It was there but already gone after a second or two. I've told you so many times that you must stop wearing such clothes when you walk out of the room. Itinulak nito ang pinto ng kwarto gamit ang isang paa. Hindi naman ako nagpakita. Nalaman ko lang na dumating ka na. Ang dami mo palang kasama at buong pamilya mo ngayon. May Moana ka pa. Ay shit. Sana hindi pumakla ang tono niya sa huling salatang sinabi niya. Para lambing ni si Terrence na inilapag siya sa kama at kinumutan pa siya. He seemed not affected. Isinalian niya ang kumot dahil ayaw na niyang magkumot pero kinamot ng asawa niya ang ulo at ibinalik na naman iyon sa may mga hitaan niya. Agad na nalukot ang mukha ni Fiona at pumadyok siya para maalis iyon ulit. Terrence stuttered and glared at her. Cover your thighs. Damn it. Or you'll get sick again when I rip your dress. He sounded mad but she's not alarmed with his tone. She's alarmed because he sounded horny again. Agad niyang hinila ang kumot at iniyakap na niya sa may dibdib. Pangising-isi siya ng cute dito. Terrence sighed and sat at the edge of the bed, touching her neck or merely holding it. Noon lang niya napansin na suot pa rin pala nitong wedding ring nila na minsan niyang nakita sa lavatory ng banyo. Of course, he'll wear it. Hindi ba nga at nagpapanggap itong in love na asawa? Natural na hanapin ng Daddy Davis niya ang sing-sing sa oras na hindi iyon makita ng matanda. I received all the papers, and you're now a millionaire. Terrence pulled out a check from his coat's pocket and handed it to her. Tinignan niya iyon at wala doong nakasulat na halaga. She knows that kind of check. Siya ang maglalagay ng amount na gusto niya at pihadong kahit na simutin niya ang kwarta nito sa account kung saan iyon magagaling ay wala itong magagawa. The deal is 1.5 million, including my death, 500,000, but you choose your desired amount. Seryoso pa rin ang mukha nito pero kamakailan ay hindi niya napapansin ang bigat sa aura nito. Kaya naman parang araw-araw tuloy itong lalong gumugwapo. Yes, it was gone but triple the doom when he's looking at her sometimes, especially when Leander is close to her. Alam na niya, nagbibintang na naman ito na nanlalandi siya kaya ganoon. Ang nakakatawa at wala naman itong gusto sa kanya ay sobra kung makaangkin. But then maybe she understand. He looks at all women like his mother.
Unfair din iyon para kay Belinda dahil may dahilan din naman iyon kung bakit nagrebelde. At yun ang hindi alam ni Terence. Isa iyong saloobin ng babae na napakabigat sa dibdib at kahit nawala siya sa sitwasyon ng bienna niya, ay naiintindihan niya. May mga pagkakataon talagang mas pipiliin na lang na isang babae ang umiyak kaysa sa magsalita. That happens when things turn really painful and so unpleasant. It happens to her when she couldn't give her siblings the things they needed. Most were the things they needed in school. Parating nakasalo ang mga kaibigan niya sa mga oras na ganoon pero mas masaya siya kung sa pawis mismo niya galing ang lahat ng mga bagay na nakapagpapasaya sa mga kapatid niya at hindi sa pawis ng iba. Salary for this month already transferred. Terence said again. Tumungo si Fiona at hindi niya inintindihan sumasampal sa mukha niyang kahihiyan. Bakit ba siya mahihiya? Dati naman ay makapal ang mukha niya. Good. Anya rito. And this. Itinaas niya ang cheque. Lilimasin ko lahat ng laman ng account mo na to. Magkano ang laman ng account mo na pagkukuha na nito, Terence? He smiled a bit and bites his lip, looking at her lips. 300. Mick. Agad siya sumimangot. 300 pesos? Ano ba yan? Talbog pala ito kung ganun. Walang pondo. Maras niyang kinamot ang ulo pero yumuko ito at parang nangingiti. 300 million euros. Stood up and her eyes widened. PNB, Philippines. Baby liit. Baby? Baby liit? Yumuko dito at bumaluktot kaya kukurap-kurap siya. Nananaginip pa siya. I opened it when I was still with Belinda. That was supposed to be for her. Yet, still, I think I better keep it up for myself. Ay, selfish. Hinalikan siya nito sa tuktok ng ulo kaya para na siyang naparalisa na naman. Sa tuwing doon siya nito hinahalikan ay saka naman siya nakakaramdam ng hiya. Pero sa tuwing hinuhubaran siya ay baliwala lang. Dito ako kukuha. Sisimutin ko to. She looked up and she just met Terence's beautiful eyes. Simutin mo. Basta dito ka lang. You get me? You stay here. In my room. In my bed. Bumalasik na naman ang mga mata nito kaya naman sumimangot ulit siya at yuyuko na pero iniangat ulit ni Terence ang baba niya. You get me, Fiona? Oo na? She snarled. Pwede namang may please. Bakit kailangan na ipagpilitan? Obsess lang? Obsess? Papairap na turan niya sa asawa pero tumaas lang ang sulot ng labi nito at lalo siyang tinitigan. This man is so authoritative. Talagang wala sa bukabularyo nito ang makiusap at ipagdadamdam pa ba niya kung bakit gusto siya nitong doon lang? Dahil siya ang dakila nitong parausan. Ay, parang gusto na tuloy niyang humingi na ng divorce dahil pakiramdam niya ay hindi na siya safe. She's not safe when it comes to her heart. Parang iba na itinitibok ng puso niya at alam niyang hindi naman iyon matutuganan. Isa pa, hindi maganda ang tawag sa kanya ng mga taong nakapalibot dito. She's an indecent woman. Hindi niya alam kung nahalata ng mga iyon na peke ang pagsasama nila ni Terence o sadyang mababa lang ang tingin sa kanya ng ibang tao. Alam niyang may mali sa kanya dahil sa mga lumipas na linggo ay tuluyan na niyang nakalimutan ang bigat ng mga salita ni Terence sa kanya noon at ang lahat ng pagyayabang nito. Yun siguro ang hindi maganda sa isang taong madaling magpatawad at madaling umunawa. And yet, she doesn't want to add something to his burden. Now that he had won the candidacy, the expectations from his family just tripled, perhaps. Gustuin man niyang maging totoong dakilang kontrabida sa buhay nito? Palagay niya ay susuporta pa rin siya sa abot ng makakaya niya. I don't say please. I say, stay and you're not allowed to flirt. Sasakalin kita, Fiona. Sakalin mo? Ingus ni Fiona. Sisipain naman kita. Belat pa niya pero lalo lang itong umisi sa kahinalikan siya sa mata. Tuluyan siyang naumid nang tumaliko dito at inumpisa ang hubarin ang suot na leather jacket. Nalikan niya ako sa mata? Kinapayan niya ang sariling mga mata. Baka may muta pa siya kasi maghapon siyang tulog at laking gulat niya na meron nga. Ay, nakakahiya. Buti naman hindi siya nito pinintasan na mukha siyang muta inakuting. Hindi ka na ba bababa, Lord Mayor? Pahabol na tanong na lang niya sabay pahid ng muta niya sa damit na suot. I'm tired. I better sleep inside my wife. He exhaustedly told her but she gulped. Huh? Nganga siya. Inside me? Kagagaling pa lang niya, papasukin na naman siya.
Inside me? Natutop ni Fiona ang pagkababae niya na parang kumibot ata. Nilungon siya ni Terrence at napatigil ito sa paghubad ng t-shirt. Nasa may pinto na ito ng walk-in closet at nakaarko ang mga kilay. Are you insisting something? I said beside you, not inside you. His eyes scanned her body and she instantly fumed in heat. Para siyang nilagnat ulit nang wala sa oras dahil sa titig nitong parang nakakasunog ng underwear. Napahagikik siya sa kaitinago ang tsaka sa drawer. Binyako, may ear defect ako eh. Kunan mo naman ako ng pagkain. Alagaan mo ang misis mo, Lord Mayor ha? Lalayasan kita. She covered her mouth with a blanket. Wala siyang narinig na sagot pero nang saglit niya itong lingunin ay may binubulong-bulong ito at kapag kuwan ay napakamot sa ulo. Haven't eaten yet? What the heck did all the maids do all day? How far are those stupid helpers? Biglang daldal nito sa kanagmarcha papalabas ng kwarto. Naalarma naman siya dahil nagbibiro lang siya. Siya naman ang ayaw kumain dahil masama ang pakiramdam niya. Iba naman ang pagkakaintindi ni Terrence. Teka, huwag kang masungit. Ikaw ang dapat na mag-alaga sa akin kasi sabi mo ano? She nibbled her lip. Tumigil si Terrence sa paglalakad at pinihit ang ulo. Ano? Bibili ito ko. Pinigil niya na huwag kiligin. Naletya na. Kailan pa siya natutong kiligin sa isang katulad nitong parang hinulmang bato sa kasungitan at kayabangan? Baka naman nasisiraan na rin siya ng ulo. This will never happen again. It will happen only because you're sick. Never again. Understand? He knitted his brows. Tumango siya na parang tuta. Hindi na raw mauulit na alagaan siya at mautusan niya. Tingnan nga niya kung talagang hindi na. She mentally giggled when Terrence turned his head again after glancing at her bosoms. Fix your strap. You make my body twinge. Terrence snapped and shut the door forcefully. Agad niyang natingnan ang balikat at tuluyan siyang humagikik nang makita na nakalaylay iyon sa braso niya at lalabas na ang isa niyang dibdib. Oh, she's seducing him unknowingly. She'll seduce him more and she'll make him bald. It had never happened in Terrence's entire life wherein a woman had the courage to ask him to get some foods for her. But it's Fiona's who's he's talking about. And so, he just couldn't say no. And if he could, the chance is too small. He said once again as he takes the stairs down to the second floor. Nailibot niya ang mga mata sa kabuuan ng mansyon kung saan siya lumaki. At ngayon ay pansamantala niyang iiwan dahil titira siya sa White Mansion, ang tirahan ng mga nagiging Lord Mayor ng Dublin. He's now a Lord Mayor and still a part of it, is owed to his wife. Umani ng sangkatutak na magagandang komento ang misis niya mula sa madla at ang sumatotal ng lahat ng papuring iyon ay mabait. Wala ngang kasimbait. Nakakatakot ang kabaitan ni Fiona dahil ito ang pihadong kapag magtampo at magalit ay siguradong mahirap ng amuhin. Hindi pa rin niya matanggap sa kanyang sarili ang pagkahulog niya. Pinaniniwala pa rin niya ang sarili na gusto lang niya sa Fiona sa tabi niya dahil ito na lang ang babaeng nagpapakontento sa kanya. Wala na ang Terrence na babaero. Tuluyan na niyang nakalimutan ang bisyo ng babae at hindi iyon ang tipo niya. Hindi nga ba at ngayon lang may pumasok sa buhay niya na isang babae na parang anghel sa ganda at ang laki ng epekto sa kanyang pamilya? Napatigil sa Terrence sa tangkang pagbabasagda ng matanaw niya ang bulto ni Moana na papaakyat na naman. Tumigil din iyon sa paghakbang at nagkatinginan sila. Siya na ang kusang bumaba at sinalubong ang dalaga na nakahawak sa railing. She started asking timidly but Terrence crossed his arms over his chest. With her? Moana. He swallowed. Hindi niya alam kung paano niya rito ipaliliwanag ang kalokohan na nararamdaman niya. Umasa ito noon pa na may magiging sila dahil ito lang kaisa-isang babaeng binigyan niya na importansya kahit na hindi sila nagkakama. Humawak ang dalaga sa kamay niya at hindi na siya nagulat nang ilapat nito yun sa dibdib nitong kakapiranggot na tela ang nakatakip. She's warm. Terrence, please. I don't want to wait forever. I want assurance because I've been noticing the whole time that you were acting differently. Last week, I've spent the entire days of the week inside this house but after that kiss, you were gone. Worse, you were with your wife the next day and spent the remaining days of the week with her. I even left without having a moment to say goodbye. What the hell is happening?
May luha ang mga mata nito at may bakas na nanggalit sa boses pero wala na yung epekto sa kanya. Ang minsan nakamuntik siya nito ipahamak ay tuluyang nakaapekto sa damdamin niya. Hindi na niya ito nakuha pang pagkatiwalaan. Tulad ng kawalang tiwala niya kay Lisette na idinaldal pa sa ina niya ang kalukuhan niya nang pumunta siya sa Spain. He had forced Fiona, but he never heard anything from her. Hindi nga niya alam kung kanino yun nagsumbong. Malamang sa mga kaibigan lang pero hindi yata nun nakuha na magpakampi sa kahit na sinong miyembro ng pamilya niya. The hell that's happening is I'm bodily insane. Ani na lang dito at hindi naman ito nakapagsalita kaagad. Malamang ay nararamdaman na nito na may mali na sa kanya, na nagbabago siya. Hindi niya maamin at hindi niya masabi kung ano dahil hirap na hirap pa rin siyang tanggapin at isa pa, alam niyang walang pupuntahan. Hell, he wants to try to love, but every time he wants to, he remembers what happened to his parents. He was badly broken with his parents. He couldn't accept it if he'd be broken again with a woman. A woman he had never planned to adore. Tinanggal niya ang kamay sa pagkalapat sa dibdib ni Moana. You will find the right man for you. I guess it's not me. He said straightforwardly and took steps. Tuloy-tuloy siyang bumaba sa hagdan at hindi na tumingala pa para tingnan iyon. Hindi siya ang tipo na sasalain ang salita niya at sasabihin niya lahat ng gusto niya. Kung may pinipigil man siya, iyon ay mapagsalitaan si Moana ng mas malala pa dahil baka bigla na lang noon sarain ang diskarte niya. Why are you doing this to me, Terrence? Humihikbing sumbat na nga noon sa kanya kaya tumigil siya saglit sa paghakbang. Don't be like this, Moana. You know, I've been through with a lot of things in my life and my obligation now is not as simple as what you think. Don't be such a burden. Understand me if you can. Tila walang emosyon na sambulat niya rito kaya halos mapahagulol pa ito sa may itaas. I must be the one who's inside that room. I should be the one who's stuck in your bed. I must be your wife. Nangangatal ang boss ni Moana pero binaliwala niya iyon. Ngayon pati ito ay pinagdududahan na niya. Pumepeke rin ito ng kilos at ugali. Don't hurt yourself. Huwag mo nang dagdagan ang problema ko. I have so much and you know it. He took a deep breath and hurriedly climbs downstairs. Sa pagbaba niya sa first floor, eksakto naman ay papasok sana sa lift ang mommy niya pero pumihit nang mapansin siya. Hindi niya iyon pinansin at tuloy-tuloy siya sa daan papunta sa kusina.